Ayan guys, yeah, actual na symbol natin to, itong paggawa ng module para makasunod yung mga beginners at yung mga gustong gumawa nito ng libre. Ayan. Yung naunang vlog natin guys, andun na yung diagram nito. Ito na lang actual na symbol. Ayan. So mga components na gamitin natin dito, yung 1K at saka yung green 104. Dumating na guys yung aking order na 104 na kulay green. Ayan. So kulay green ang gagamitin natin, oh. So shout out dun sa mga subscribers natin na may mga positive comments at hindi ko na isa-isahin. Maraming salamat guys sa natutuwa ako at nakatulong yung ating munting tutorial. Ngayon ito naman yung actual na paggawa ng module, no? First stage, no? Papaliwanag lang natin dun kung paano yung kanyang mga pagkabit ng mga components para lalong masundan ng mga beginners. Ayan. Ito ang aming probinsya, no? Sa Mindoro. Siyempre, nanonood muna tayo ng parade. Hindi naman puro module. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong panonood. Ayan, oh. Lalagyan lang natin dito guys ay yung pin 2 and 3. Yun lang ang lalagyan natin ng resistor na may value na 1K. Yan. Itong XLR guys, ano, yung kanyang input. Yung input lang ang lalagyan natin ng resistor. And then yung output capacitor na may value na 104. Ayan guys, so yan dalawang pin na ito. Yung dalawang pin na yan ng 2 and 3, yun lang ang lalagyan natin ng resistor. And then yung number 1, yun ang ating common ground. Ayan. So, sundan nyo lang mabuti guys. Kasi may nag-request ito na isang viewers natin, subscribers, na kung pwede, gawa ng video habang actual na ginagawa. Dalawang resistor yan guys, ano, na 1K. So, pwede rin naman tayo mag-experiment ng ibang value. Siguro 10K. Sinubukan ko yung 10K. So, medyo may pagkakaiba siya ng frequency. Itong 1K, ito yung standard niya. So, medyo malakas siya. Malakas ang kanyang signal. Di tulad ng 10K, so medyo mahina yung kanyang signal. Yun nga lang, talagang pure bass. Parang mas maganda nga yung 10K, pero sa standard na lang muna tayo, no? Yung 1K. Ayan. Ito, bali, unahin nyo guys yung paglagay ng resistor. Yan, dalawang yan. Doon sa input niya. So, stage by stage ang gawin ninyo. Una yung first stage. So, yung diagram nito, no, bibigay na rin natin. Yan, no, basta ang ilalagay lang ating resistor, guys, ano, yung sa input section lang. Sa input. Now, 2 in 3. Yan, yung signal at saka yung negative. 2 in 3 lang ang lalagay natin. At yung number 1, yun ang ating common ground. And then, next natin ilalagay itong copper wire sa common ground. Lahat ng number 1, guys, connected yan dito sa copper wire na ilalagay natin. Ayun, makikita nyo naman sa diagram, lahat ng number 1 connected sa copper wire na ito. Yan. Pwede rin naman maglagay, gamitin natin dito ay siguro yung wire kung mayroon na kayong front panel. Kaya kasi ito ang ginamit ko, copper wire, para matikas siya. Hindi siya gumagalaw. Wala pa tayong front panel na aluminum nito. Ayan, oh, nailagay na natin yung apat na resistor. At makikita nyo naman guys, oh, yun. Yun sa number 1, common ground lahat yan, connected na yan. Ayan. Ayan, discardin nyo na lang guys kung paano gawin sa copper wire na baluktutin pa kudrado, ayan, para mag-connect siya. Ayan, discardihan nyo na lang kung paano siya malinis tingnan, yung malinis siyang tingnan. Ayan, makikita nyo sa diagram, oh, lahat ng diretsyo na yan, lahat ng number 1, common ground, connected siya. Ayan. Yan lang naman ang nagkukunect niya sa 12 XLR na yan, yung common ground. Kaya kung mayroon na tayong front panel, mas madali yung wire, siguro yung wire na lang, yung marambot. Ayan, oh, nailagay na natin. And then, susunod na natin dito yung signal, yung number 2. Sunod-sunod lang ang gawin nyo guys, ano? Kung halimbawa, kung resistor lang muna. And then, itong kasunod nito, number 2 na. Number 2 pin. Ayan, oh, makikita nyo, number 2 pin.
connected naman lahat sa number 2 yan. So, walang maiiwan lahat ng number 2. Basta tandaan nyo guys, yung nasa gitna na pin, laging number 3 yun. Lagi nyong iuhuli. Yan. So, gumawa na lang kayo ng ganito, yung kasukat na copper wire, ayan, hininangan natin para kasukat na agad dyan. Kasi mahirap maghinang ng naiiwan yung kanyang koneksyon. Pag umiinit kasi siya, nalalaglag. Ayan o, naikabit na natin yung number 2. So, number 2, connected naman yun dun sa dalawang resistor na number 2, dun sa input section. Mula dito sa may output. Ayan o, yung dalawang resistor na yun sa input section. So, babaluktutin lang natin papunta connected dun sa copper wire na number 2. Ayan. Basta sundan nyo lang yung video guys. Ano? So, yung nag-request kasi nito, talagang gustong-gusto niyang gumawa para daw masundan niya. Kaya ito, inactual na natin. Medyo mahaba nga lang yung video. So, talagang hindi madali din ang paggawa ng module guys. Lalo na yung 12 ginawa ko dati. Talagang matagal din. Ayan guys, so didiskartehan nyo na lang para malinis yung tingnan. Yung resistor na 1K. So, connected yan sa signal ha, sa number 2. Basta tandaan nyo lang guys, sa sunod-sunod yung pin na gagawin nyo ng koneksyon. Sunod-sunod para hindi kayo nalilito. Lalong-lalo na doon sa mga kapwa natin technician na beginners na gustong-gustong maging technician talaga. Ayan o. Saka natin ihinang yun, makikita nyo, connected na yung dalawang resistor na sa input section doon sa copper wire na number 2. Ayan. Connected na yan dyan. Mula doon sa number 2, papunta rin doon sa number 2 na dalawang resistor na 1K doon sa input section. Doon sa may XLR. Saka nyo hinangin mabuti para wala siyang cross connection. Ayan. So, pinakikita lang natin to guys, yung paghihinang nito, kung gaano siya katagal talaga. Unless na lang siguro kung talagang master na natin ang paggawa nito. So, first time natin gumawa nito guys, ano, module na to. Unang-una kong ginawa yung mono, and then huling-huli na itong stereo, yung balance. Yung unang-una, yung unbalance, ginamit ko na rin yun sa sound system ko dati, yung unbalance na unang inasimbol na natin. So, the best talaga. Ayan o, natapos na natin yung number 2 pin. So, isusunod na natin maya-maya yung number 3 naman yung last. Yung last niya. Basta sunod-sunod lang, step by step lang ang gagawin nyo guys, para hindi kayo gaanong nalilito. And then sundan nyo na rin yung diagram. So maraming salamat dun, no, sa mga nagbibigay ng mga positive comment tungkol dito sa module. So pagtulong-tulungan natin guys na pagandahin tong module na to. Legit to guys, hindi ito isang scam lamang. Legit tong module na to. Low pass filter. Noong unang panahon meron na rin low pass filter, pero habang lumalaon pinagaganda. Ito nga, DIY nga lang talaga, DIY. So number 3 naman ha, itong last number 3 pin ang nilagay natin. So ganun din yun yung copper wire. Yung number 3 mula dun sa input section, papuntang output section, connected lahat yun sa number 2. Ganun din yung resistor niya na 1K. Nakatulad dun sa ginawa natin sa number 2 pin. Ayan. Basta sundan mo lang mabuti itong video. Ayan o. Maliwanag naman sa video na yun, connected na yung last pin na ginawa natin. No? Number 3. Number 3 na ang sinunod natin. Ayan. Then yung natitirang resistor sa dulo, number 3 yan guys ha, number 3 pin. Number 3 pin. Ayan, babuluktutin muli yan para maging connected dun sa copper wire na number 3. Ayan. Yung katulad nung ginawa natin sa number 2. Ayan. Basta yung mga beginners na kapwa ko technician na gustong-gusto magkaroon ng module kaysa bibili tayo, mas makakatipid guys kung tayo ay mag-assemble. So, meron din nagtatanong na viewers natin kung magkano ang ating nagastos dito. Kasi to lahat ng piyesa nito guys, in-order ko online. Mas mura sa online kaysa bibili tayo sa store ng paisa isa. Mas mura. Sa Lazada. Lazada guys. Siguro dito sa first section na to, itong apat na SLR na to, tsaka yan, siguro makagastos ka lang dito ng 200, 300, ganyan. Wala pa nga siguro. Kasi mura lang ang resistor. Ang mahal lang naman dyan yung XLR. Ayan guys, so, natapos na natin yung connection niya. Ayan. So, isusunod naman natin yung capacitor. Capacitor na 1 over na kulay green. Ito, bagong dating guys, to nung order ko itong kulay green na to,
kararating lang niya. Kaya yung naunang vlog natin ay ginamit natin yung kulay maroon. So kararating lang yung order kong kulay green na 104. Mas magandang gamitin ito guys, itong 104. Talagang ito ang ginagamit dyan. Yung kulay green na 104 ang value niya. Ayan. So sa paglalagay naman ito, sa output section naman guys ha. Output section. Ayan. So makikita nyo, putulin nyo na lang ng nail cutter yung pinakadulo niya para hindi sumaya dun siyempre sa kabila. Ayan. So, iingatan lang nyo dito guys yung sumaya yung ibang paa sa hindi naman connected dun sa kabilang paa. Yun, iingatan nyo lang. So, maglalagay din tayo dito ng insulator mamaya. Insulator para hindi sumaya yung paa doon sa ground. Ayan. Yung pagparalel ha, yung pagpaparalel ng capacitor guys, ito katulad yung ginawa ko. O discarte nyo na lang kung paano gawin. Pwede nyo rin hinangan pag yung naiparalel nyo na, ihinang nyo para mas maganda yung kanyang connection. Ayan. So, naikabit na natin yung una and then pangalawa. Ayan, oh. So, makikita nyo naman ha. Basta tandaan nyo guys yung paanong bawat capacitor, yung paanong isa, laging nasa ground. Laging nasa ground yung isang paa. And then yung isa sa number 2, and then yung isa sa number 3, ganun lang yung guys. Halimbawa, yung capacitor na to, dalawang paa niya. Ito guys yung sinasabi ko, insulator, halagyan nyo ng insulator. Para hindi sumaya dun sa kabilang side ng copper wire. Ayan. So lalagyan natin siya ng insulator. Para hindi siya sumayad. Kasi pag sumayad siya, sumawawala siyempre yung kanyang signal. Baka magkaroon siya ng noise. Ayan. So ingat lang guys na i-check mabuti bago i-test na hindi siya nagkakadikit-dikit. Ayan. Ayan. Nilagyan natin siya ng insulator. So, yung insulator na order nito guys sa ano sa online. Yung iniinit lang siya. Mas magandang gamitin. So, yung capacitor, tandaan lang lagi talaga na lagi nasa common ground yung isang capacitor. So, maraming salamat guys ha dun sa mga nagbibigay ng mga positive comment. Talagang ginaganahan tayo mag-vlog kapag ganun. Although, mayroong mga iba siyempre na nagko-comment na negative. So, nagpapasalamat pa rin tayo sa kanila at napanood nila yung video. Ayan guys, oh, nailagay na natin yung tatlong capacitor and then last, itong pang-apat. Tandaan guys, yung output section lang ang lalagyan natin ang capacitor. So mayroon tayong viewers na nagtanong kung ilang capacitor daw ang dapat ilagay bukod sa dalawa para mas mapaganda pa yung bus. Ito na talaga guys yung ano niya, yung kanyang standard, no, dalawa lang. Ewan ko lang kung gagawin natin tatlo kung ano yung magiging output ng frequency. So pwede tayong mag-experiment guys. Kasi ito naman ay passive, wala, hindi kinakailangan ng power supply. Passive siya. So hindi magkakaroon ng short circuit o sunog pag nag-experiment tayo. Ayan guys, oh, natapos natin yung apat na capacitor. Basta tandaan nyo lang lagi guys, huwag kayong malilito dun sa paglagay ng capacitor. Yung isang paa lagi nasa common ground. Ayan, oh, maliwanag na natapos natin guys. Oh. Yung apat na resistor sa input section, apat na capacitor din sa output section. Ayan, copper wire ang ginamit natin. Nakaparallel yung dalawang capacitor na 104 na kulay green. Ayan. Mas maganda guys, hinangan nyo rin yung pinag-ikutan ng parallel capacitor para mas maganda yung kanyang connection. Ayan o. Napakaganda. So, lalo na siguro pag meron na tayong front panel, mas maganda. So, doon sa mga nagtatanong nga guys, ano kung pwede ba mag-order? Kasi unang-una kong gawa ito guys, siguro yung pag-order eh, kasi wala pa naman tayong masyadong pyesa. Hindi pa siguro sa ngayon, pansarili lang muna to guys. Ayan o, makikita nyo yung apat na resistor. Ito na yung apat na resistor niya. Yan sa input section. Yung dalawa sa number 2 at yung dalawa sa number 3, yun. Itong apat na capacitor, resistor na yan guys. Ano yan? Yan sa input section. Tandaan guys ha, input section lang ang lalagyan natin ng resistor. At output dun sa capacitor. Baka magkabaligtad kayo. Kasi pag nagkabaligtad to guys, halimbawa nagkabaligtad yung capacitor at resistor, magiging ano naman siya, ang frequency niya high. Hindi na bus. So although hindi ko pa na-testing, I think
baka ganun na talaga siguro. Pwede nyo subukan, guys. Balik tayo nyo. Pwede naman siyang module na pang high. Yung mid, wala tayong pang module ng mid. Yung mga nagtatanong, paano naman daw yung mid? So, yung mid natin, ay talagang pure na music natin sa mid, eh okay na yun. Hindi na kailangan ng module. O, dahil bass lang, tsaka high, meron tayong frequency na nilalagyan ng mga ganitong klaseng component. Ayan guys, oh, sundan nyo lang itong aking diagram, itong block diagram na ito. So, dun sa una nating video, makikita nyo naman yung diagram doon, pwede ninyong screenshot kasi hindi naman tayo marunong dun sa Google na i-download na natin to. So, shoutout doon sa mga subscribers natin, nagpapa-shoutout, ano? Hindi na natin iisa-isahin yung mga pangalan. Siguro kasi masyado nang mahaba tong video, so maiinip na yung makakanood nito. Ayan guys, oh, maliwanag naman yung kapasitor niya na makikita niya yung isa, yung isang paa ng kapasitor laging nasa common ground. Tandaan guys, ha, yung ground natin laging number one pin. Yan, yung tig-isang paa naman nila, halimbawa yung first output na yon, yung isang paa niya sa number two, and then yung pangalawa, yung isang paa niya sa number two rin. Yan. Ayan guys, oh, maliwanag naman yun na sa block diagram natin. Yan. Apat na resistor and then apat na kapasitor na mylar, may value na 104 na nakaparallel siya. Ayan o, parallel siya, apat siyang ano. So meron din nagko-comment na hindi daw ito ang totoong module ng Iloilo o Cebu. So ganun pa man, maraming salamat pa rin. Tested naman na, na-test na natin. So nung una, hindi rin tayo naniniwala, pero na-test naman natin. So talagang maganda yung bus output niya. Pang bus lang talaga siya. So tinatawag na low frequency. Ayan. So maraming salamat guys. Sana masundan nyo ang video.